Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Weekend na naman po mga kababayan. Saturday morning dito po sa SMNI. Public service program po natin para po sa inyo. Ituturo po ang ating mga karapatan batay sa batas. Welcome po sa Pinoy Legal Minds. At syempre, nagpapasalamat tayo sa pagkakataon at sa SMNI News Management sa pagkakataon na mapabilang po sa ating public service program ngayong umaga. At syempre, kasama natin sa ating public service ang ating mga partners on a Saturday morning. Walang iba. Matik na Kuya Mark, ladies first. Yes, is Lala Binson. Ayun. Thank you Kuya MJ and Kuya Mark, and magandang umaga sa lahat ng manonood natin ngayon. At salamat at nagising kayo ng maaga para alamin ang batas natin intindihin ng mabuti. Ayun. Live po tayo ngayon, kumpleto tayo ngayon. Nandiyan si Lala, si MJ, and sa lahat po ng mga followers natin sa social media, sa TV, sa radio. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Trintino, and for the management ng SMNI, I'd like to thank sa lahat po sa inyo for giving us an opportunity na mabigyan po tayo ng pagkakataon na magpaliwanag, mag-explain in a simple manner, in a simple way, in an elementary way, yung batas ng Pilipinas para maintindihan po ng ordinaryo mga Pilipino. Thank you kayo, Mark. Bukas na po ang ating tindahan. Ha? Sa inyo pong mga tanong. At sa inyo pong mga mensahe, sa inyo pong mga pabati, atin po yung ipapaabot ngayong umaga. Pero bago ang lahat, kapusta ka na Kuya Mark? Ay, so, yun po yun, busy, happy, ganun yan. Ganun pala. O, si Miss Lala naman, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon, Miss Lala? Ayun, happy din. So, yun pala ang sekreto ng buhay, ano? Masaya ka lang lagi, ano? Kailan masaya, kasi kung if you are not happy, tatanda ka. Alam mo ba yun? Ah, ganun ba? Kasi tingnan mo yung mga daming problema sa buhay. Oh. Daming wrinkles, puti yung buhok, palagi mainitin yung ulo. Oh. Ganoon yan, if you're happy, long life yan. Oh. Tsaka pag marami kang tinatago, marami kang nasaktan, at marami kang pinaiyak, mahirap yun. Mahirap maging masaya pag marami kang inabuso. Yan! Sa inyo yan, yan. Hindi ka maging masaya kung marami kang nasaktan, maraming na... dami mo pinaasa na hindi mo ginawa. Ganoon yan. Wow. So, bago lang ang ating paksa, Kuya Mark, Miss Lala, nauuso ngayon yung, ng salitang designated survivor. Favorite show ko yun, yung designated survivor. No, kung hindi sinabi ni VP Sara yun, hindi ko malalaman. Kasi yung sabi ni VP Sara, sabi niya, siya daw yung designated, I appointing myself. As the designated survivor. I don't know kung ano yung interpretation niya, but under the Philippine Constitution, hindi na kailangan na i-appoint niya yung sarili niya. Because under the Philippine Constitution, siya talaga ang designated survivor. Siya talaga ang magiging sa rule on succession ng presidente pag namatay ang presidente, nagkasakit, incapacity, nabuang, o ano bang na-impeach, the vice president will become the president. So, hindi na kailangan ng appointment sa kanya. In fact, yung ibang mga officials, like for example, the Senate President, the Speaker of the House, they can also be act as President. But in an acting capacity. Unlike the President, the Vice President, pag nawala si Presidente, automatic si Vice President will become its President. Ganun yan. So, ibig sabihin, hindi na kailangan na i-appoint yung VP, yung Vice President, para maging Presidente kung mawala ang presidente, kasi under the rule on succession ng ating salikang batas, pag nawala ang presidente, na incapacitated, na impeached, or nagkasakit, na nabuang, the vice president will become the president. Ganun yan. Ganun pala yun. Pero paano kung sabay silang mawala? Paano nangyari doon sa TV show? For example, available ang Senate President. Buhay. Or si Speaker of the House, they can also act as president, but in an acting capacity. Acting. Yan. Ano pala yun? Okay. Thank you, Kuya Mark, sa paliwanag. Miss Lala, ano bang paksa natin today? Ayan, parang hirap i-connect from... Layo ni segue. Pag-uupa lang yung pag-uusapan natin ngayon eh. Pero, syempre, may mga batas na kailangan din nating sundin pagdating sa mga pag-lease o pag-upa ng mga lupa. Okay. Ngayon, Kuya Mark, we're going to be talking about the laws. Ano ba ang batas sa pag-uupa? Yung pag-uupa, in Tagalog yan, MJ. Tagalog. Ang pag-uupa, ibig sabihin, inupahan mo yung lupa, yung bahay, yung condominium,
yun ang ibig sabihin ng upa. So natatawa si MJ kasi Bisaya kasi kami dalawa eh. But actually, upa, lease. Renta. Renta, nagrenta. Nagrenta mo ba, mga Bisaya? So hindi yung upa sa mga Bisaya. But ang pinag-usapan natin dito, upa, inupahan natin, ibig sabihin, nag-lease tayo ng isang bagay. Ano yung pag-lease or pag-upa ng isang bagay? Ano ba yung kontrata na yan? Itong kontrata nito, when one person binds himself, parang may obligasyon ang isang tao na ibigay ang temporary use of the property to another person. Ibigay niya ang temporary, walang permanent pag-upa pinag-usapan, there's no such thing as permanent sa upa. Always pag-upa ang pinag-usapan, temporary talaga yan. That's why, ang sabi ng batas, ang upa or lease, it is when one person binds himself to give temporary use of a property to another. Who has the obligation to make to pay rental? Ibig sabihin, ibigay ni isang tao, minsan lessor, ang temporary use, temporary lang, temporary use of a property to another. And that person, the lessee, has the obligation to pay. Ibig sabihin, walang upa na permanent. In fact, nakalagay po sa ating civil code, ang upa, ang pinakamahabang upa is 99 years. So walang upa na 100 years, walang upa na 1,000 years, walang ganoon. Kasi from the word upa, temporary in nature yan. Basta, wala ding upa na libre. Pag upa ang pinag-uusapan, si lessee may obligasyon talaga na magbayad. Mm. Yun ang kapalit sa for the temporary use of a property. Yun. Pero syempre bago nating i-further ang ating explanation when it comes to the laws ng pag-uupa, alamin muna natin yung characteristics. Ano bang ibig sabihin o ang sakop ng ibig sabihin ng isang lease? Ang upa, ano bang characteristic? Ano bang nature ng contract of lease or contract ng upa? Number one, it is consensual. When you say consensual, there must be meeting of minds ni lessor and ni lessee. Dapat nagkaintindihan ang dalawa. Anong klaseng upa yan? For example, inupahan mo yung lupa na yan. Ano bang gamit yan? Lagyan mo ba ng baboyan? Lagyan mo ba ng palaisdaan? Gawin mo bang apartment yan? Gawin mo bang bahay yan? Or ano? Ibig sabihin, pag upa ang pinag-usapan, kailangan nagkasundo si lessor at saka si lessee. Hindi pwede hindi sila magkasundo. There must be meeting of minds. Dapat may mutual understanding yung dalawa. Nagkasundo ang dalawa with respect sa terms and conditions sa upa. That's why, ang nature ng upa, number one, it is consensual. Nagkaintindihan ang dalawa. Number two, onerous ang upa. We say onerous, dapat may kapalit. Hindi pwedeng upa na libre. Walang upa na libre. We say upa, kahit piso, dalawang piso, isang buwan, okay lang yan. Basta may bayad na upa. Yun ang ibig sabihin ng upa. Ibig sabihin, onerous. Pag onerous ang pinag-usapan, dapat kung ibigay mo ang temporary use of a property, kailangan may kapalit yan na bayad, rental. Kasi pag walang bayad, ibig sabihin, hindi upa yan. And pangatlo, temporary in nature ang upa. There is no such thing as permanent na lease. May iba dyan, 25 years, renewable for 25 years, 50 years, renewable for 50 years. Basta ang pinaka-maximum na upa is 99 years. Yun ang nakalagay po sa ating civil code. Ibig sabihin, walang upa na forever. Walang forever na upa. Pag upa ang pinag-usapan, there must be a definite period and it must be temporary in nature. Okay, Mark, pwede bang verbal agreement lang? Pag verbal agreement, pwede naman yung verbal agreement, but ang tanong dyan, is it enforceable? Kasi sabi ng batas, pag real property, depende kasi kung ano yung inupahan mo. Pwede ka naman umupa ng sasakyan, pwede verbal. But pag real property ang pinag-uusapan, pag real property, ibig sabihin lupa, bahay, it should be in writing. Bakit it should be in writing? Because if it is not in writing, it is not enforceable in court. So hindi siya enforceable. It may be valid, but not enforceable. Kung example lang, away-away kayo na may violation sa pinagkasunduan ninyo, hindi mo pwede i-demanda sa court yan. Because, sabi ng batas, pag real property ang pinag-usapan, it must be in writing.
it must be notarized. So yun ang requirement ng batas. Unlike pag personal property, for example, MJ, pwede kong upahan yung kuan mo, yung motor mo, yung kotse mo. Ibig sabihin, pwedeng verbal. Pwedeng verbal, pero pwede din in writing. Pero kahit verbal, pwede enforceable yan. Basta personal property. But pag real property ang pinag-usapan, it must be in writing and it must be notarized. Sa probinsya kasi, Kuya Mark, eh, lalo na yung mga college students, di ba? Uso yan, boarding house, di ba? So pwede pala yung takasan ng gano'n na, halimbawa ako, 10 months ako hindi nagbayad. Tapos verbal lang yung aming agreement. Pwede kong sabihin na, eh, wala. Wala yung kasunduan. Verbal lang yun eh. Oo, nakasulatan. Paano mo kakasuhan? Ang word na ginamit ng batas, unenforceable. Iba kasi ang unenforceable sa valid or void contract. Ang valid contract, it is consistent with the law. Valid contract. Void contract, ibig sabihin, it's void from the very beginning. It is as if it has no force and effect. Yun ang void contract. Pag unenforceable contract, it may be valid. Kasi nagkasundo kayo, it may be valid. But it is unenforceable in court. Pag magdemandahan kayo, hindi mo pwede sabihin na may agreement kayong ganyan kasi it is unenforceable pag hindi in writing and in public instrument. Pag real property ang pinag-uusapan. Pero syempre, may kasagutan pa rin yung estudyanteng tumakas sa obligasyon niya. Yes, of course. Hindi naman porket walang kasulatan. Nag-ninja moves. Pwede ba dimanda ang estapa yun? Tumakas eh. Yeah, for example, kumain ka sa isang restaurant, kumain ka, tapos after mo kumain, nabusog ka na, ibinom ka ng tubig, nag-1-2-3 ka. Ayan. Ayun, totoo naman kasi walang kontrata din. 1-2-3, ano ba yung sabihin? Pwede ka bang sabihin, oy, walang kontrata tayo, so libre akong kumain dito sa restaurant. Pwede ba ganun? Or sa hotel. Natulog ka sa isang hotel, after matulog, dahan-dahan, kinuha mo yung damit mo, tapos bigla ka na wala. Pwede mo sabihin, oy, wala na yung kontrata na matulog ako dyan 3 araw eh. Pwede ba ganun? Estapa yun. Because you enjoy the benefits of the use. Like for example, kumain ka ng pagkain sa restaurant, tapos nag 1-2-3 ka, nagpaalam ka lang, umihi ka sa CR, tapos hindi ka na bumalik, yan, 1-2-3 estapa yun. Bakit? Hindi dahil walang kontrata. The mere fact that you consume a property, you consume the food, they enjoy the food, and alam mo naman may bayad yon. Tapos, nagpakapalmukha ka, kumain ka lang doon, nagpabusog ka doon, tapos, kunwari, nag-CR ka, tapos bigla kang nag-eskapo, that is estapa. Iyon. Ayan. Ngayon, Kuya Mark, what if naman kung ako, kunyari, nag-rent ako sa isang building, tapos, wala pang isang buwan, biglang nasunog yung building. Maapektuhan ba yung contract ko sa inuupahan ko if ever mangyari yun? For example, may inuupahan ka isang building, tapos isang buwan, dalawang buwan, malas ka talaga. Malas yung buhay mo, nasunog pa yung building na yun, or ikaw yung malas ng building na yun. For example, ganun. So, ang tanong dyan, what will happen to the contract of lease na nagpermahan kayo na 5 taon ang kontrata tapos isang buwan pa lang sunog ng building? So what will happen to the contract? Sabi ng batas, it depends. Pag ang building buong nasunog, it means totally destroyed, totally nasunog yung building, ibig sabihin, the contract of lease is also extinguished. Pag nawala yung building, nasunog, totally extinguished ang contract of lease. Pag partially nasunog lang, for example, kalahati lang nasunog, tapos yung ibang floor, pwede pa naman gamitin, pwede may dalawang option si lessee, yung umupa. First option is, i-reduce ang lease. Pwede bawasan ang lease kasi hindi naman niya na-enjoy ang buong property kasi half or part ng property nasunog. So, pwede i-bawasan ang upa. Okay. Second, pwede din i-cancel niya ang contract of lease at the option po ni lessee. So, si lessee ang mag-decide kung i-continue ba niya yung upa but reduce lang ang upa or i-cancel na lang niya or i-rescind niya ang contract of lease. Option po yan ni lessee. Thank you, Kuya Mark. Halimbawa, may sitwasyon dito na binigay sa atin at pinapaabot po sa inyo. Halimbawa, Kuya Mark, si Juan, ang may-ari ng apartment unit na inupahan ni Pedro. Ang kontrata nila ay yun lang, verbal lang, kasunduan lang. Si Pedro naman ay pinasublease. Nag-moves kay Maria, pinasublease yung unit. Nalaman ngayon ni Juan yung pag-lease o sublease si Maria. Nag-file siya ng ejectment kay Pedro kasi na-violate ni Pedro yung terms ng kanilang kasunduan, yung contract of lease. Mananalo kaya sa kaso si Juan?
Hindi. Bakit di ba nanalo? Mm. Ang sublease kasi, hindi bawal ang sublease kung hindi pinagbawal in a written contract. Ibig sabihin, kung umupa ka ng isang bagay, verbal na pag-upa, tapos pwede ba i-sublease? Yes, pwede. Kasi ang sublease, bawal ang sublease kung naka-indicate na bawal in a written contract of lease. Kung hindi naka-indicate in a written contract of lease na bawal ang sublease, kasi verbal lang naman ang pag-upa, verbal lang ang kasunduan, ibig sabihin, valid ang sublease. Pag valid ang sublease, kung idemanda man ni lessor, si lessee, on the ground na may violation sa terms and condition, and wala naman talagang contract na pinakita, written contract, and granting na may written contracts, so hindi naman naka-indicate doon na bawal ang subleasing. Kung hindi bawal ang subleasing, kung wala naka-indicate in a written contract of lease, ibig sabihin, valid, pwede mong i-sublease ang property na inupahan mo. Pero in these cases ba, Kuya Mark, pwede bang maging liable yung sublessee sa lessor? Ang sublessee, actually, ang sublessee, ang kanyang contractual relationship is only with the lessee. For example, si Pedro, ayari ng property, pinaupahan niya ni Juan, tapos si Juan, pinasublease niya ni Maria. Ang tanong dyan, si Maria, may relationship ba ni lessor? Wala silang relationship. But, still, the sublessee, ang kanyang pag-occupy ng property, nakadepende kasi yan ni lessee. So, ibig sabihin, pwede pa rin idemanda ni lessor ang nag-sublease sa property. Mm. Ang tawag kasi dyan sa mga ibang yung mga kaibigan natin, kabit system. When say kabit system, hindi yung kabit na may concubine para more. Ang ibig sabihin, kabit system, pinaupahan mo ang isang, si Juan, pinaupahan ni Juan, ni Pedro ang property, si Pedro lang ang lessee. Pero ang ginawa ni Pedro, nagkabit system siya. Pinaupahan din yan ibang mga tao yung bahay na wala namang pahintulot ni lessor. So yun ang ibig sabihin ng kabit system or subleasing. Hindi bawal yan kung hindi na pinagbawal in a written contract under the terms and condition of a written contract. Tsaka ang nangyayari dyan, mas mahal pa yung bayad ng sub sublessee. Parang nagkumita pa yung si Pedro, pinaupahan niya ni Juan ng 1,000 per month ang isang kwarto. Ang ginawa naman ni Juan, pinaupahan niya ni Maria ng 5,000. Kumita pa siya ng 4,000. Ha? So pwede yung ganun. Kung hindi pinagbawal, pwede. Kasi sabi ng batas, as long as hindi pinagbawal in a written contract under the terms and condition of the contract, hindi pinagbawal, ibig sabihin, valid. Pag valid, so, that's business. At so, daming gumagawa. Daming gumagawa dyan. For example, si Pedro, pinaupahan niya yung building niya kay Juan. Si Juan naman, pinaupahan niya ni Maria. So, ganoon, ang tawag doon sa subleasing, hindi bawal yan, except pag naka-indicate sa terms and conditions with a contract of lease na bawal yan. Laway lang ang katapatan, no? Agent, mga agent, ganoon. Okay. Mga ganoon. Nagbibenta ka ng property, ikaw yung nasa gitna. So, kikita ka na lang. Kumita. Laway lang ang pumunta. Middleman. Oh, may mga ganoon. Daming nangyari yan. For example, yung mga buildings. Mga buildings na pinaupahan yan, normally ginagawa yan sa mga pogo. Talking of pogo, kasi ang problema kasi sa pogo, hindi magaling walang marunong mag-Chinese. So itong agent na magaling mag-Chinese, yung mayaman, nalaway lang puhunan. Kasi hindi naman makausap ng may-ari ng building ang mga pogo. Kasi first, hindi naman mag-Chinese, so may middleman. Ang middleman pa ang kumita na mas malaki sa may-ari ng building. Parang ganun ang nangyayari. So pagiging Chinese, pagiging marunong sa Chinese yung puhunan. Sa Chinese. Ganun pa lang, but ganun that is kitaan. Purely business. Hindi naman illegal yan. Business lang yan. Negosyo lang yan. Yan, another scenario. Kunyari po, Kuya Mark, si XYZ Corporation ang may-ari ng 10-door apartment. Tapos, ang isang unit doon, inupahan ni Maria. Merong authority to sublease naman si Maria, pero pinasublease ni Maria naman yung apartment ato kay Pedro. So, kay Pedro, Juan, at Marcos.
So, si Pedro, Juan at Marcos, hindi sila nagbabayad ng upa kay Maria. So, dinimanda ni XYZ Corporation yung tatlong nag-sublease ng apartment. Ang unang tanong doon, magkano ba ang liability ni Pedro, Juan at Marcos sa XYZ Corporation? So, ibig sabihin doon, ang sublessee, yung kumabit, may liability ba sa may-ari ng building? Yun lang yun eh. May liability ba ang kumabit, yung nag-sublease, may liability ba sa nagpaupa? Sabi ng batas, yes, meron. May ang mga liability niya is based yun sa yung terms and conditions, yung paggamit ng property. Yung number two, yung pag-preserve ng property, kahit na wala silang relationship, still, kung bawal ang, for example, ang bahay na yan is for residential, ginawa nilang pang negosyo, pwedeng may liability sila sa may-ari ng building. Mm-hmm. But, ang mga sublessee, they are only subsidiarily liable to the lessee. We say subsidiarily liable, secondarily liable sila to the lessee. Kung si lessee hindi nagbabayad to the lessor, so si sublessee will be liable. But their liability is only limited. Yung liability nila is only limited to the contract of lease na yung pinagkasunduan po nila ni lessee. Ibig sabihin, kung si Pedro or si Pedro Marcos Juan, ang obligasyon nila, magbayad lang ng 5,000 per head. Hindi sila pwedeng singilin ni XYZ Corporation na 10,000 per head. Kasi ang agreement nila is based only to the contract na nakapirma sila with the lessee. So ibig sabihin, the sublessee is subsidiarily liable to the lessor, but only limited to the contract of lease that they agreed with the lessee. Thank you, Kuya Mark. Pwede bang palayasin si Pedro, Juan at Marcos sa bisa ng desisyon laban kay Maria? Pwedeng palayasin kasi ang mga sublessee, they only the right to possess over the property, nakadepende kasi yan ni lessee. Kasi kabit system kasi yan, yung sublessing is kabit system. Ibig sabihin, nakadepende kasi yung right to possess ng property na yan ni lessee, yung umupa. Pag si umupa, wala ng karapatan over the property, automatic sila mismo, wala din karapatan over the property. Kasi ang mga sublessee, yung right to possess ng property nila is nakadepende yan sa right ni lessee over the property. Kung si lessee hindi na nagbabayad ni lessor, ibig sabihin, damay-damay yung mga nagkabit system, yung mga sublessee. Damay-damay yun sa na pwedeng palayasin kasi yung right nila over the property, nakadepende yan sa right ni sublessee over the property. Na right ni lessee over the property. Okay, pero Kuya Mark, pagdating sa mga ganitong sitwasyon, ano ang mga obligasyon ni lessor? Ang obligasyon ni lessor, number one, kailangan niya i-maintain ang property na fit for the purpose. Ibig sabihin, kung ang purpose is bahay, kailangan i-make sure na na-maintain niya ang bahay. Okay, hindi pwede na sira-sira ang bahay, except kung by agreement sila na as is where is. Kung walang ganun, obligasyon po ng may-ari ng building na fit ang pinaupahan niyang bagay based on the actual purpose. Second, obligasyon din ni lessor na to make necessary repair. Kailangan i-repair niya yung bahay na yan. Obligasyon yun ni lessor bilang may-ari ng property. Except pag may stipulation sila or may agreement sila, yung tinatawag na as is where is agreement. Ang ibig sabihin doon, kung sira yun, obligasyon yun ni lessee. Yun. Kung may agreements lang ganun. Kung wala silang agreement na ganun, as a general rule, ang lessor ang may obligasyon na mag-repair ng property. And third, si lessor naman, meaning may-ari ng building, may obligation siya na to maintain the lessee to enjoy to have a peaceful and adequate enjoyment over the property. Ibig sabihin, kailangan obligasyon yun ni lessor na yung lessee, yung umupa, ma-enjoy ang property based on the agreement. Mm-hmm. Hindi pwede na ma-disturbo si lessee na wala naman sa kasunduan doon. Kailangan based on the agreement. That's why, mas maganda talaga, pag umupa kayo ng mga bahay, mga
kondominyo, mga apartment, or even lupa, kailangan naka-indicate doon kung sino ang may obligasyon with respect sa pag-repair ng property. Sino ang mag-obligasyon? For example, may mga minor repair lang. Sino may obligasyon? Obligasyon ni lessor with respect sa pag-enjoy ni lessee over the property to make sure na si lessee ma-enjoy niya ang property. And obligasyon din ni lessor na to make sure na ang property fit for the purpose that is agreed upon with them. Okay, Mark, pag-uusapan natin ang obligasyon ng landlord. Lessor. Pero pag mga ganun ba, halimbawa, si RJ hindi nakabayad ng renta 3 months. Tapos, syempre, crisis. Pinapaalis siya ng landlord. Umalis ka na dito, RJ. Wala ka lang utang mo. Actually, under the principle ng due process, hindi lahat ng tao, hindi mo pwedeng paalisin basta-basta. Okay? Ibig sabihin, bago mo paalisin, kasi hindi nagbabayad ang kapal books, hindi nagbabayad. Ha? Di kunyari, pandemic. Yan nga. So, mga pandemic pa. Di ba yung mga palusot? Kapalmux mood ka muna. Okay. So, pag ganun, hindi ko bayad. But may agreement sila na magbayad. Hindi ko bayad. Hindi mo pwedeng palisin ang isang tao. Mm-mm. Kailangan, bago mo palisin, bigyan mo ng pagkakataon na magpaliwanag. Yun ang tinatawag na right to due process. Bigyan mo ng pagkakataon na magpaliwanag. Bigyan mo ng term na pwede bang magbayad ka na, bigyan mo ng pagkakataon. O sige, within 1 week from the demand, kailangan ka muna magbayad. Otherwise, hindi pwede na napalayasin na lang, padlakan ang building na yan, padlakan ang bahay na yan, without any conditions. Kasi bawal po yan. Judicial ejectment, pwede rin ganun. Judicial ejectment, o yan. Ang ejectment, sa korte na. Dadala sa court, yan. Oh. Ibig sabihin, hindi mo pwede basta-basta, of course, isip kung magkasundo kayo, hindi po siya pwede basta-basta na budlutin doon sa bahay niya, palasin, tapos kunin na lahat ng mga gamit, itapo doon sa labas ng bahay. Parang ganun, yung mga tibit, tanggalin, kunin, lagay doon sa labas, sa mga refrigerator, bawal yan. Kasi under the law, under the principle of due process, bigyan mo dapat ng pagkakataon na magpaliwanag. Bigyan mo siya ng terms na or period or oras na magbayad. Kung hindi magbayad, ayaw pa rin umalis, dudaan ka sa barangay. Magbarangay muna, then the barangay will issue a certificate to file action. Pag may certificate to file action na, pwede mo nang idemanda ng ejectment. Dadaan sa court yan. Ang ejectment proceeding kasi is summary in nature. Normally, pag ejectment, summary yan. Ibig sabihin ng summary, mabilisan. That is under the law. But in reality, minsan, may mga ejectment na umabot ng 10 years, 15 years, 20 years. Ayun. May mga ganun. So, but 10 actually, years lang nakatira doon ng 10 years libre. Oh, but actually, in under the law, pag ejectment ang pinag-usapan, it should be summary. From the word summary, ibig sabihin, mabilisan. Please. Mabilisan, hindi na yung trial na may cross-examination, may mga ganun, dami mga etche-tabuetche. Kung hindi, mabilisan, ibig sabihin, purely magsubmit lang ng mga apidabit, na ganun. So, the court will decide based on that. Ibig sabihin, mabilisan dapat mag-decide ang court. Yun ang nakasad po sa ating batas na... Pero kailangan talaga na may court order, hindi mo pwedeng basta-basta paalisin. Ms. Lala, Kuya Mark, may urgent lang na tanong dito. Kung walang kasunduan na binding, hanggang ilang buwan daw maaring magparaya ang isang landlord para makapagpasya siya na paalisin na? Kung walang kasunduan, anytime. Anytime? Anytime, walang kasunduan eh. So, ibig sabihin, kung walang term, may kasunduan ba kayo na 1 year? May kasunduan ba kayo na isang buwan? Na hindi makapagbayad. Yan. Di, in a contract. Kung walang kontrata na written, ibig sabihin, walang term. Anytime pwede kang paalisin dyan. Kasi walang kang kontrata eh. That's why, kung umupa kayo ng mga bahay, umupa kayo ng mga apartment, mas maganda, may written contract. Kasi yung written contract, yun ang magdepensa sa inyo pag magka-problema kayo ng ni landlord. Kasi pag, for example, gusto ka palisin ni landlord kasi yung bahay din, gusto nang gamitin niya. Pag may kontrata kayo, 2 years, kontrata natin, 2 years, hindi ka pwedeng palisin kasi may contract kayo na 2 years kang hindi pwedeng palisin sa bahay na yan. Pero pag wala kayong kontrata, written contract, sabi ni landlord, next month ha, alis ka na dyan, wala kang magagawa. Kasi in the first place, wala naman nakalagay doon na 5 taon ka mag-stay doon o 5, 1 taon ka mag-stay doon. Ibig sabihin, temporary use
from the word temporary, kung wala namang terms, walang under the law on obligation contracts, kung walang naka-indicate upon demand, pwede ka na paalisin. Yeah. Kuya Mark, paano naman kunyari si Juan ay nagpaupa na ang condominium kay Pedro, tapos ang sabi doon na, ang sabi sa kontrata na si Pedro ang magbabayad ng mga major repairs yeah. ng condominium. Pero isang araw na sira yung kubeta or yung mga sink doon sa loob ng condo, yeah, yeah, yeah. which is very ano common. Pwede bang mag-demand si Pedro even though nakasulat sa kontrata na siya yung may responsibility doon sa pagpapaayos? Pwede ba siya mag-demand na si Juan yung mag-ayos since siya naman daw yung may-ari? Mm. Okay, siya yung may-ari. Sabi ng batas, ha, pag naka-indicate mo sa contract of lease na ang umupa or sub-lessee o si lessee ang magbayad, kung naka-indicate sa contract of lease na si lessee ang magbabayad sa mga repairs, obligasyon ni lessee yan. Pero kung wala naman naka-indicate, actually as a general rule, obligasyon ni lessor na mag-conduct na to make the property fit for its actual purpose, obligasyon ni lessor to make it fit for actual purpose, obligasyon ni lessor to repair the property. Unless pag may stipulation. Pag may stipulation, may kasunduan sila. For example, ang kasunduan nila, as is, where is. Yung bahay na ito, upahan mo. Instead na 100,000 per month, upahan mo lang ito ng 5,000 per month. Pero kung may mga sira-sira dito, ikaw magpaayos. Kung may mga dapat pinturahan mo ng bago to, so may mga ganung usapan. Ibig sabihin, kung may as is where is agreement, obligasyon ni lessee na mag-repair. Ma-major repair man yan, ma-minor repair man yan. Pero kung wala namang as is where is terms and conditions of the contract of lease, actually, as an owner, obligasyon talaga ni owner or ni lessor na i-repair ang property na pinaupahan niya. Alright, marami pa tayong mga tanong dahil marami yata ang naapektuhan sa ano na to kay Mark, lalo yung mga nagre-renta-renta. Marami na nakaka-relate. Alam niyo, may takas na kayo. Mukhang marami ang mai-eject. Hindi nagbayad ng upa. Ipa-eject ni Big Brother. pwede. Standby lamang kayo mga kababayan. Magbabalik po ang Pinoy Legal Minds. Babalik po ang Pinoy Legal Minds on a Saturday morning. Kasama pa rin si Ms. Lala Vinson at si Kuya Mark Tolentino. Ms. Lala, ano pang mga katanungan natin mga kababayan dyan? Ayan, so kanina pinag-uusapan natin yung contract of lease and yung mga nakasaad dapat sa kontrata. Pero Kuya Mark, paano naman kung tahimik ang contract of lease? Kung sino ba ang magbabayad ng mga repairs? Yung lessor ba o yung nag-uupa? Okay, kung example tahimik. Wala naka-indicate doon na sinong magbabayad sa pag nasira yung kubeta mo, yung toilet niyo nasira, na inupahan mong condominium. Wala naka-indicate doon na sino ang magbabayad o mag-shoulder sa expenses for the repair. Sabi ng batas, pag tahimik, as a general rule, the general rule will apply. Ano yung general rule? The lessor ang may obligasyon. Kasi word na ginamit ng batas, the lessor has the obligation to make necessary repair unless there's stipulation to the contrary. From the word stipulation to the contrary, kung wala naman naka-indicate doon na as a general rule, lessor ang magbabayad. Pero kung may naka-indicate doon na si lessee ang magbabayad for the repair, that's why mura ang upa. May iba dyan, mura ang upa. But problema ang kubeta, problema ang kusina, dami problema. Walang wifi, walang kuryente, may mga ganoon, or may umupa ka, big mansion, but haunted house, daming mga wakwak. Mga ganoon, may mga ganoon. Pwede pala yun. Ang kwarto ng bahay mo, 15. Oh, okay to, kasi 3,000 lang per month ang upa. 3,000, tapos nasa gitna ng Makati, mura to, di ba? 3,000, di ba? 3,000. I think isang bed space ka lang dito sa Makati pag 3,000 eh. Wow. But what if pinaupahan sa'yo 3,000 but buong bahay, 15 rooms pa?
magtaka ka na bakit pagka haunted house yan, baka may problema. Ganun yan eh. Kasi sabi ng batas, ang contract of lease, pag may problema, general rule, ang may-ari ang umupa, ang magbayad sa obligasyon. For example, mga sa kuryente, mga yung mga major repairs, mga major repairs lang, kubeta, mga ganun. But for example, naka-indicate doon na as is where is, as is where is. The lessee ang may obligasyon sa lahat ng repair. Mura ang upa. Pero si lessee ang magbayad sa lahat ng repairs. So in that case, si lessee ang may obligasyon. So therefore, pag silent, ang contract, general rule will apply. And what is the general rule? The lessor has the obligation to make the necessary repair. Yan. Paano naman Kuya Mark kung walang stipulation sa contract tapos ang nakalagay doon na si lessor ang dapat magbabayad pero he did not meet the responsibilities and obligations, meron bang laban yung umuupa doon at sa paanong paraan? Kung for example, may obligasyon si lessor na i-repair ang kubeta tapos hindi makunat ito si lessor, hindi niya pina-repair ang kubeta, so ano ba yung remedy? Ano yung remedyo ni lessee? Ang gagawin ni lessee, pwede niyang i-cancel ang contract of lease plus damages. Right yan ni lessee pag hindi iginampanan ni lessor ang kanyang obligasyon to make the property fit for its actual purpose, to make necessary repair unless there's stipulation to the contrary, and to maintain that the lessee shall enjoy the property in an adequate way. So, pwedeng i-cancel ni lessee ang contract with indemnification for damages. Thank you very much. May tanong si Shin Yixing sa ating YouTube stream. Attorney, ask ko lang, kung wala ang written contract tapos di nagbayad ng rent ng matagal, yung kuryente din, di din nakabayad. Kung gusto ko napalisin, paano yon? Kasi ayaw umalis on their own. That's why, kung magpa-upa kayo ng properties, huwag yung upa na bayad lang ng upa. That's why, kailangan mas maganda may security deposit. Ano bang purpose ng security deposit? Di ba? Mag-uupa ka ng isang bahay, uupa ka ng isang condominium, umupa ka ng isang apartment, bakit may 2 months security deposit, 2 months advance, may mga ganun? Ang purpose kasi dyan, for example, hindi mo nabayaran ang kuryente kasi yung kuryente kasi nakatouch yun, nakapangalan yun sa may-ari. So, ang may-ari ang magbayad. So, saan kukunin ni may-ari? Lugi pa siya, negosyo yun eh. So, dun kukunin sa security deposits ang mga obligasyon. So, for example, hindi nagbayad, i-charge mo dapat sa security deposit. Same also sa upa, kung hindi nagbayad ng isang buwan, dalawang buwan, doon mo i-charge sa security deposit. Then, pwede mo na siyang paalisin. But of course, ang pagpaalis ng tao, hindi basta-basta na parang aso na, hey, alis ka na dyan, hindi ganun. Kailangan sulatan mo muna. Demand letter. Gagawa ka ng demand letter. Demand letter to pay and vacate. Hindi or ha. Demand to pay and vacate. Demand to pay the rent and layas. Vacate. Tapos ipadala mo doon sa nag-upa sa'yo. Tapos, kung hindi pa rin nagbayad, ang gagawin mo is pwede kang pupunta sa barangay para mag-uan. Anong tawag nito? Para may settlement. Baka may settlement. Mm-hmm. And the barangay will issue certificate to file action. Natagal pa yan. Kasi after that, may hearing pa. Dadaan pa sa court yan. So, yung iba, ang ginagawa ng iba, putulan ng kuryente. Putulan ng tubig para umalis lang. Kasi right mo yan, bilang owner eh. You have the right na to... Yung ibang mga condominiums, pag hindi ka nagbayad ng association dues, magtaka ka lang, ito wala ng tubig. Kasi pinumutol ang tubig. Kasi yun ang control ng mga condominium associations. Bilang owner, you have the right to do that. So yun ang ginagawa para mapilitan magbayad. Kasi kung mag-uupa ka, don't expect na umupa ka isang bahay na libre. Sabi ko nga, ano ba yung nature ng upa? Ang nature ng upa, one person has the obligation to grant to another temporary use of a property. But that another person has the obligation to pay rent. Kung hindi nagbabayad ng rent, ibig sabihin, hindi na upa yan. So pwede mo nang paalisin yung tao. But hindi mo basta-basta paalisin because we have the principle of due process.
kailangan mo nang bigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag, bigyan ng pagkakataon na magbayad. Kung hindi, idadaan mo sa barangay, settlement. Kung hindi pa rin, the court will, demanda mo sa court, then the court will issue a notice to vacate bago mo palisin. Question, follow-up lang, Ms. Lala, kaugnay sa topic. Pag, for example, si RJ ulit, hindi nagbayad 10 months, pinaalis, so wala nang habol yung landlord doon. Hindi na niya sisingilin. Estafa. Balisin. Hindi, pinaalis niya. Tapos may utang pa. Oh, hindi, pinaalis niya, pero yung 10 months na bayad, syempre, wala na siya doon sa property. Pwede pang habulin ng landlord yun. Pwede pang habulin. So magiging utang na siya? Utang na yun. Ah, okay. Or add, ang iba naman, ang ginawa, sinayar sa deposit. Sinayar sa deposit. Pero 10 months eh. Oh, yun nga, bakit 10 months? That's why kung hindi nagbayad ng 1 month, 2 months, that's why kailangan mo na i-stop yun. Kasi kung habang tumatagal, ang billing kasi diba nagdagdag, di ba? Mm-hmm. May dagdag sa billing. So, kung 10 months na, so dapat paalisin mo na yan. So, kung hindi nagbayad sa upa, utang na yon. What if nag-escape? May iba dyan eh, nag-rent. After rent, hindi nagbayad. Tapos after 5 months, 6 months, bigla na lang umalis. Wala. Estafa yon. Estafa. Kasi you have the, kasi parang nag 1, 2, 3 kayo yan eh. Parang kang kumakain ng pagkain sa isang restaurant, tapos nag-escapo. Parang ganun. Umupa ka ng isang bahay, tapos after 3 months, 4 months, 5 months, hindi ka nagbayad, bigla ka lang nawala. So ibig sabihin, pwede kang maging liable ng estafa. Pero Kuya Mark, pwede bang putulan ng kuryente o ng ilaw yung nagrerenta kahit wala pang due process? Depende yan sa contract niyo. That's why ang proposal, ang suggestion ko sa mga lessor, pag umupa kayo, dapat naka-indicate doon sa contract niyo yung utilities provision na you have the right na putulan ka ng kuryente, putulan ka ng tinatawag na na tubig, mga utilities, right mo yan bilang owner, but naka-indicate dapat sa contract. Okay. Ano-ano pa po ba mga obligasyon ng isang lessee sa lessor? Ang obligasyon ng isang lessee, ibig sabihin ng umupa, number one obligation ni lessee, magbayad ka ng upa. Yun, number one obligation. Matik. Magbayad ka. Number one obligation, magbayad ka ng upa. Number two obligation, sundin mo ang terms and condition in the contract of lease. Kung ang condition ng contract of lease, residential purposes lang, huwag mong gamitin na ang bahay na pogo house. May iba dyan eh. Ang upa, bahay lang, matutulog lang doon. But ginawang negosyo, casino. Pogo hub, ginawang cyber sex hub, mga ganon, bawal yan. Kasi purpose ng pag-upa, exclusively for residential purposes. Hindi pwedeng gawing office. Hindi pwede. Actually, pwede naman office kasi sa bahay, of course, may magbabasa ka ng libro, gawa ka ng office, pero ginawa mo halatang commercial na. Ginawa mo, for example, recruitment agency office na. Na daming tumumunta sa bahay mo kasi nakapila doon kasi recruitment for the mga OFW. Ang upa na yan, bahay lang, pero ginawa mong recruitment agency office. Ganon. Bawal yan. In a very first place, ang purpose ng bahay, tulugan. Yes, pwede. As yung bahay, pwede ka magawa ng office doon, gawa ka ng mga abogado ka, gawa ka ng mga pleading. In a bawas ng tao. But for example, ang daming tao pumunta kasi ginawa mong recruitment agency ang bahay mo, bawal na yan kasi very clear ang batas. Kailangan, hindi mo dapat i-violate ang terms and condition. Kung naka-indicate doon sa terms and condition na bahay lang, tapos ginawa mong iba, you violated it. So, ang obligasyon ni lessee, number one, magbayad ang upa. Number two, sundin ang nakasaad po sa terms and condition, lalo na ang purpose of the lease. And third, dapat naman, ayusin naman niya yung bahay, i-maintain naman niya ang bahay, na hindi naman masira ang bahay. Expect that you exercise diligence of a good father of the family in using the house of the lessor. Ito Kuya Mark, may tanong. Halimbawa, naging subject ng raid, law enforcement operation yung pinaupahang condo unit. Aba, syempre na-trace. Sino pang may-ari nito? Pero yung mga suspect, wala doon. Nakuha doon, drugs. Yeah. O liable ba yung landlord, may-ari? Actually,
depende yan sa knowledge ni landlord. Mm-mm. Pag alam ni landlord na ginamit yung condominium as ano ito, shabuhab. Yon. Of course, liable ka. You're maintaining a drug den, ang tawag doon. Maintaining a drug den. Kasi alam mo, na gagamitin yung condominium mo na doon maghigop ng shabu. Ang higop ang tawag doon? Suyok. Iba yun. Higop. Sabaw palang higop. Oh, sabaw pala yun. ano? Suyok ng shabu. Ayan, yan. O yun. Example, alam mo na yung bahay mo, yung condominium mo, ginawang pang suyop ng shabu or cocaine doon, liable ka. Maintaining a drug den. Pero kung hindi mo alam, lalo na pag may contract of lease ka, tapos nakalagay po sa contract of lease mo, your condominium, pinupahan mo, but for purposes only of residential, nakalagay doon, bawal ang immoral activity sa condominium, bawal ang illegal activity, hindi ka liable. Pero, so, depende sa knowledge ni landlord. Knowledge ay importante dyan. Pero pag, kunyari, nakasaad naman sa kontrata yon na bawal ang immoral activities, pero alam niya, secretly. Alam niya, pag alam niya, kasi minsan kasi, kunwari may kontrata, para at least makalusot. May iba dyan, may kontrata si landlord, o sige, gawa ka ng kontrata na bawal dyan, pero kasi alam niya na may naghihigop o nagsusuyop ng shabu doon sa loob, liable ka. Bakit? Kasi under the law sa drugs, knowledge ang importante. Knowledge na maintaining a drug den. So you can be liable. Basta may proof lang na alam mo na ginamit yung bahay mo as a drug den. Pero kung hindi mo naman alam, kasi ubo pa lang, purely for business lang, tapos may pumasok doon sa bahay mo, ginawang cyber sex den, ginawang shabu drugs din, drug din, in that case, you can be liable. So, depende sa knowledge ni landlord. Okay. In good faith. In good faith, nagpapalit. Kaya Mark, kung ang may-ari ng condominium ay hindi tumatanggap ng upa, ano yung pwedeng gawin ng lessee? May ganun? May ganun. Sample lang, ang contract ninyo, MJ, 5 years. Pero, nag-away kayo ni landlord. Kasi pinaasa mo siya, niligawan mo daw siya, tapos hindi pala. Ay, meron akong kilalang ganyan. Ha? Meron akong kilalang ganyan. O, basta, example lang yan. Nag-away kayo. Example lang yon. Nag-personalan kayo. Batong una, giwigan kayo. Tropa kayo. Tapos, inupahan mo yung condominium niya, 5 years. Ikaw naman, charming ka, akala niya, niligawan mo siya. Tapos hindi pala. So, nasaktan yung babae. Ganun. So, ginawa mo, magbayad ka na ng upa ng 5,000 o 10,000 per month, hindi tinanggap. Nagtaray, si babae, nagtaray. Hindi niya tinanggap yung bayad. So, anong gagawin mo? Kung hindi tinanggap ni landlord ang upa mo, MJ? Ibigay mo sa akin yung bayad. Kung hindi tinanggap ni landlord, tapos, ibig sabihin, hindi ka nagbayad. Kasi hindi tinanggap eh. Mm. Pwede kang palayasin. Kasi, grounds na pag-eject, failure to pay rent. Mm. So, anong option mo? Kasi nag-away kayo ni landlord kasi pinaasa mo kasi. Mag-sorry ka na lang. Ha? Sorry. So, sorry po. So, anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo? Yung pang-upa na bayad, i-deposit mo sa korte. Ang tawag doon sa batas, consignation. Consignation. Then, kunin mo ang resibo ng korte. Resibo yun. Ibig sabihin, i-deposit mo sa korte. Pag dideposit mo sa korte, ibig sabihin, bayad ka na sa upa. Yun yan, bayad ka na. Kasi may mga iba dyan, nagpersonalan, hindi tinanggap ang bayad. So pag hindi na tinanggap ang bayad, hindi ka nagbayad. So pwede ka nang palayasin. Kasi ang grounds niya, failure to pay rent. So ano ba naman ang gagawin mo para hindi ka palayasin? I-deposit mo ang upa sa korte through consignation deposit. In that case, kunin mo ang resibo ng korte o nagbayad ka na. So ikaw, landlord, kunin mo na doon sa korte, nagbayad ako doon kasi may 5 years contract tayo. So in that case, hindi ka na pwedeng palayasin. Kahit nasaktan siya, pinaasa mo siya, o anong ganong charming mo ba diyan? And my flowers. Ha? O may bulaklak ka ba? So yan. So hindi pwede yan. Kasi very clear ang batas. May principio of consignation. Palo-up. Napag-uusap. Hindi, wala na tayo dun sa bulaklak. Dito tayo sa ano. For example, kayo Mark, ako ang landlord.
Tapos umupa ulit yung kaibigan kong si RJ. Eh, napagtripan ko, mukhang mayaman eh. Bigla ko ngayon tinaasan yung renta after 1 month. The second month, dinoble ko na from 10K, ginawa kong 20K. Legal ba yun? That's why, kung walang written contract, pwede, write yun ni lessor. Depende sa trip. Of course, may tinatawag tayong control, rent control law, but doon na yan sa mga maliit na mga rental. Mga 5,000, mga ganoon. Pero yung mga 10,000, 20,000, yung mga condominium, 10,000 ang upa mo, ginawa mo 20,000, right yan ni lessor. Siya mag-decide kung magkano ang upa niya. That's why, ang protection ninyong dalawa, ni lessor and ni lessee, dapat may written contract kayo. Yung written contract na yan, yun ang magprotekta sa interest ni lessor and ni lessee. Pag may written contract kayo, nakalagay doon, 15,000 per month. For 5 years, walang increase. 15,000 per month. 15,000 per month na talaga. Kahit may mataas ang ano. Except pag may kasunduan kayo na pwede ba na taasan natin konti, kahit ang kontrata natin dito, 15,000, pwede ba gawin natin 17,000? O yan. Kung magkasundo kayo, kasi contract of lease is consensual, meeting of minds, walang problema. Pero, hindi pwede na magdikta si lessor. Hindi, ako may ari dito. Gawin ko 30,000 per month. Walang karapatan si lessor magsasabing ganun kasi may contract kayo. Except, pag nagkasundo kayo, pumayag ka naman na maging 30,000 per month, eh, walang problema kung nagkasundo kayo. Pero kung hindi, yung terms and conditions of the contract, yun ang dapat masunod. Lalo na ngayon, taas ng inflation. Iba kasi yung government sa tinaasan mo. Sa bagong Pilipinas. Tumaas ang inflation, no? Taas na. So, ibig sabihin, wala na value of peso ngayon. Okay, Mark, ito pa. Pwede bang palitan ng rental agreement yung kasunduan sa pagpapaupa? Kasunduan. Dahil naibenta na yung building. Iba nang may-ari ng property. Pag, for example, pinaupahan mo yung building mo, or kahit condominium, pinaupahan mo yung condominium mo, 5 years contract. Tapos nagbagong isip mo. Binenta mo na lang. Gusto mo nang ibenta. Ang tanong dyan, pwede bang ibenta ang property kung inupahan ang property? Sabi ng batas, pwede mong ibenta, pero respetuhin dapat ang contract of lease. Ibig sabihin, tapusin mo na ang contract of lease 5 years bago malipat ang property to the new owner. So, yan. Pwede pero depende. Pwede pero depende, but in this case, pag binenta na, nabili na nila ni owner, si owner na ang tatanggap ng upa. Ganun yan. So, si owner na ang tatanggap ng upa kasi nabenta na. So, new owner. Pero yung lessee, hindi pwedeng palayasin. Kasi ang contract of sale should respect the prior contract of lease. Ganun yan, ha? The lessor should respect the contract of lease. Yes, kahit na inupahan pa yung bahay niya o yung condominium niya, bilang isang may-ari, may right siya na ibenta niya ang property. But may obligasyon siya na respetuhin ang contract of lease. Therefore, pag binenta niya ang property, may bagong lessor na. So yung bagong lessor o yung bagong owner, siya na ang tatanggap ng rental. But dapat yung bagong owner, respetuhin pa rin niya ang lease contract. Okay. Ngayon kayo, Mark, may contract of lease si Pedro at Juan sa condominium ni Pedro for 5 years. After the expiration of 5 years, naka-occupy pa rin si Juan. And after 2 months, pinaalis ni Pedro si Juan sa nirerentahang condominium. Kaso lang ayaw umalis ni Juan kasi daw, automatic na i-re-renew ang kanilang kontrata ng another 5 years. Is it possible? Hindi possible. Hindi tama yan. For example, na-expired na ang contract of lease 5 years. After 5 years, umupa, nandun pa rin naka-occupy si lessee. Anong epekto dun? Ang tawag dun sa batas, there is an implied contract of lease. But ang tanong, yung implied contract of lease, another 5 years ba? Hindi. Ang implied contract of lease, nagdepende yan of the manner of payment. Kung ang pagbayad ng upa is per year, for example, every year, 100,000 per year ang upa, ibig sabihin, there is an implied contract of lease for 1 year. Kasi, depende yan sa term of or mode of payment.
For example, yung upa mo, nagbayad ka per month. Tapos, after ng 5 years, nandun ka pa rin, there is an implied contract of lease month-to-month basis. Month-to-month. Monthly ang bayad. So, ibig sabihin, month-to-month ang implied contract of lease. Bakit month-to-month? Kasi, ang mode of payment of the contract of lease is per month basis. So, therefore, ang implied contract of lease, nakadepende yan sa mode of payment sa rental. Yun. My last question, Kuya Mark. My contract of lease ng 1 year with option to buy na expire ang kontrata, pero hindi binili ang property. Si lessee ngayon, naka-occupy pa rin. Pwede pa rin bang bilhin ng lessee ang property? Kung depende sa agreement nila kung bilhin ba niya o hindi. But ang implied contract of lease refers only to the contract of lease. There is no implied contract with option to buy. Yung contract of lease lang ang na-implied. May yearly basis or monthly basis, but there is no such thing as implied contract of with option to buy. Hindi kasama yon. Ang kasama lang sa implied contract of lease, yung lease lang na one-year basis or monthly basis, but hindi kasama ang option to buy. But of course, depende kung magkasundo ang parties, pwede pa rin bilhin ni lessee ang property. May mga rent-to-own na mga ano kayo, Mark, di ba? Arrangements. Rent-to-own na mga condo. May ang iyong tinatawag na rent-to-own, bagong term siya, rent-to-own. But actually, rent-to-own is nagbabayad ka through bank loan. Loan yan. So, nagbabayad ka ng loan, may tinatawag na rent-to-own, may tinatawag din na contract of lease with option to buy. So, depending klase, depende sa agreement ng parties yan. Okay, Mark, ano po ba ang moral lesson natin sa ating topic ng araw? Ang moral lesson natin sa our topic sa contract, sa contract of lease. Very simple. Oy, lala. Huwag ka magselos. Relax. So, okay. Ang moral lesson natin dito, kailangan, yes, magkasundo si ang parties, si lessor, si lessee, magkasundo. But hindi dapat pwedeng verbal lang. Kailangan it should be in writing, basta upa ang pinag-uusapan. Bakit kailangan ng writing? For the protection ba ito ni lessor? Hindi lang ito protection ni lessor. Protection din ito ni lessee. Both the parties may protection pag may written contract. Kasi kung walang written contract, pwede sabihin ni lessor, ngayon, 10,000. Next month, 20,000 ha. Next month, 30,000 ha. Pwede ganun. Kasi, wala namang written contract. Si lessee naman, anytime, pwedeng paalisin. Kasi, walang written contract. Pero pag may written contract, protected ang both parties. Yun ang moral lesson of this case. Ayan. Siyempre, sa mga nagdinegosyo dyan at sa mga nag-uupa, ito yung karapatan ng bawat isa na dapat nating malaman. Kaya Mark, saan po nila kayo mapapanood bukod po sa ating palatuntunan? And for more legal advice, you can follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, youtube.com/MarkTolentinoLaw blog. Sa TikTok, hanapin nyo lang po Kuya Mark Tolentino, and sa Rumble, Pinoy Legal Minds. You can also call me mobile, sa Viber, sa WhatsApp, sa Telegram, sa 0968-881-1912 or 0917-329-5353. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Miss Lala, saan nila kayo makokontakt? Saan nila kayo masusundan sa yung social media accounts? Yes, you can follow me on my social media accounts on Instagram, Twitter, Facebook, and YouTube. At Lala Vinzon lang po lahat yan. And I really hope to see you again next week. Thank you sa mga kababayan natin at sa lahat po ng mga nanonood sa ating palatuntunan. Maraming salamat sa SMNI News Management sa pagkakataon na mapabilang po kami sa ating public service programs every Saturday morning. Next week po ulit, same time, same station. Ito po ang Pinoy Legal Minds.